Hello mga angels, today is sharing day again based sa experience ko bilang isang PWDID. I-clear ko lang po sa lahat, hindi po ako nagtatrabaho sa any government at talong lalo na sa DSWD, hindi po ako nagtatrabaho doon. Lahat po na sinashare ko dito sa YouTube ay based sa experience ko. So isa po sa mga napansin ko po, may isa po kasing nag-comment sa video ko if ito po yung tanong niya. So, based po sa experience ko, di ba nagkaroon po ngayon ng pandemic at makakatanggap ng SAP. So, ang nangyari po sa aming family, dalawa po kaming PWD. Isa pong ate ko tsaka ako. Yung ate ko po is may sakit ng schizophrenia at isa po siyang single. Samantalang ako, blurred vision at single mom. So, ang kinalabasan is dalawang family ang in-apply sa amin. May dalawang family in-apply sa amin. Doon po sa side ng parents ko po is yung tatay ko po kasi is senior na. So, ang nangyari po kasi sa amin is nahati nga kami sa dalawang family. Dahil nga daw po ay single parent na ako. So, ang nangyari, ang nakakatanggap ng SAP doon sa family ko is yung father ko. Kasi senior po siya. Kasi, di ba kasama sa makakatanggap ng SAP is senior PWD. Yung una ha, unang batch, PWD senior at saka 4Ps. So, dahil may senior na po sila, so hindi na po sinama yung PWD ko pong ate. Kasi ang sabi daw po dun ng barangay is hindi na po include yung ate ko dahil hawak na po siya ng senior kong parents. Tapos ako, since may anak na ako, so may sarili na akong pamilya. Yun po yung nangyari sa amin. So every time na makaka-receive po kami ng galing sa barangay, ang nangyayari po is ang pumapasok is yung pagiging senior ng father ko. Yun po. Tapos ako, dahil PWD, nakakatanggap po ako. So bukod po kami dalawa ng family ko. Kahit magkasama kami sa iisang bahay. Tapos po, doon naman po sa medical assistant po namin, since dalawa kami ng ate ko, isa lang po sa amin ang pwedeng makatanggap. So, dapat ang mangyayari po is, ako dapat yung makakatanggap kasi nga, single parent ako. Tapos yung ate ko is sakop na siya ng senior. Ang senior po kasi sa amin is nakaka-receive ng medical assistant din po. So magiging dalawa yun sa kanila. So hindi po yun pwede. So ang nangyayari po is ang nakaka-receive po ng medical assistance is ako. Since nagpaubaya na po ako sa ate ko, yung para sa akin is binibigay ko na lang din po sa kanya. Kasi mas kailangan po yun ng ate ko at mas iniisip ko po siya. Kasi kahit papano naman nakaka-survive pa naman kami mag-ina kasi dalawa lang kaming sa buhay at hindi naman ganun demanding yung anak ko, so simple lang po siya, sapat na sa kanya yung makakain ng 3 beses isang araw, kahit anong ulam, yun po, kaya blessing din po, kasi pinalaki ko po yung anak ko na nakontento lang ko anong meron kami. So kahit hindi kami ganun, kahit hindi kami mayaman, kahit mahirap lang kami, kontento siya ko ano na yung kaya kong ibigay. So nagparaya po ko sa ate ko kasi mas mahal po ang gamutan na may schizophrenia. Mas mahal po yun. Imagine, 1-3 yung check-up pa lang niya. 1-3. And then nagkakaroon lang po siya ng discount is 900, minsan 900, 700, ganun lang po. Then, yung mga maintenance pa niya. So, inisip ko na magpaubaya na lang para sa kanya. So, yun lang po yung masishare ko for today. Then, I hope na nakatulong po ako sa lahat. Yun lang po. So, God bless po sa lahat. And, keep safe kasi coronavirus always there. So, yun lang po. Thank you.